Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinabi ni Allah sa Quran, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum mayyukum ahsanu amala. Na siya ang lumikha ng pamatayan at ng buhay upang subukin kung sino sa inyo ang mayroong mabubuting mga gawa. Ang mga pagsubok na ipinapadala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong mga hikma o karunungan sa likod nito. Unang-una dito ay ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Iniisip ba ng mga tao na kung sila ay magsasabi na sila ay nananampalataya na ay iiwan na lamang sila at hindi na sila susubukan? Walakad fatanna alladhina min qablihim. Tulay na binigyan namin ng pagsubok ang mga nauna sa kanila. Falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku. At tiyak na malalaman ni Allah kung sino ang makatotohanan. Walaya'lamanna alkadhibin. At tiyak na malalaman niya kung sino ang mga sinungaling. Nasa pamagitan ng mga pagsubok ay nalalaman ni Allah kung sino ba sa atin ang merong dalisay na pananampalataya. At hindi yung mga nananampalataya lamang kay Allah sa mga pagkakataon ng katiwasayan at kaginhawaan. At kapag dumating na ang mga pagsubok ay nawawalan na sila ng pananampalataya at pananalig sa Kanya. Isa pang hikma o karunungan sa pagpapadala ng mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ayon sa Kanyang sinabi, Innama tuwafasabiruna ajruhum bighayri hisab. Tunay na mabibigyan ang mga matiisin ng walang sukat na gantimpala. Dahil ang bawat pagtitiis natin sa mga pagsubok na pinapadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapakita ng ating pananampalataya at pananalig at nararapat lamang ito na gantimpalaan niya ng malaking gantimpala. Sinabi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ashadun nasi balaan al-anbiya thumma al-amthal pal-amthal, na ang pinaka matinding pagsubok ay dumarating sa mga propeta at ito ay pababa ng pababa ayon sa antas ng pananampalataya. Na sa pagdating na ng mga pagsubok para sa atin ay lagi nating tatandaan na ito ay bilang pagsubok din sa ating pananampalataya at pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, na hindi siya nagbibigay ng pasanin sa sinuman liban na lamang na nalalaman niya na ito ay kakaya ng tao na binigyan niya ng pasanin na ito. Na nangangahulugan na hindi tayo dapat masiraan ng loob tuwing darating ang mga pagsubok na ito dahil alaman ni Allah na kaya natin itong dalhin. Sinabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub. Na sa pamagitan ng pag-aalala kay Allah ay nakakita ang mga puso ng kapanatagan. Kaya nga sa tuwing nang darating sa atin ang pagsubok ay lagi nating alalahanin si Allah at ang mga karunungan sa likod ng pagpapadala ng mga pagsubok na ito. At ito nga ay unang-una upang masubok ang ating mga pananampalataya at upang mabigyan tayo ng pagkakataon na magkamit ng malalaking gantimpala mula sa Kanya subhanahu wa ta'ala. At ito ang maiksi nating mensahe para sa araw nito. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.